Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar, para sa ating YouTube channel na Laban sa Bungero. So dito sa ating channel, lamang ang may idea at diskarte. So tatalakay natin ngayon ay ang Biboy Enriquez rotation method. So ang tanong kung sino si Biboy Enriquez. So alam naman ninyo siguro kung sino yan. Isa pong breeders at cockers. Champion po yan. So ito yung rotation method na gamit niya. So ano yung tinatawag na rotation method? Ito yung paglipat-lipat ng manok sa iba-ibang lagayan para ma-accustom siya. Accustom sa light, hindi siya manibago, at saka may exercise, nai-exercise po mga kasabong. Para ding boxer yan na magti-training para sa kanyang laban. Ganon din ang manok mga kasabong. Tinitrain po din yan at nilalagay po para ma-accustom siya sa lugar na kanyang paglalabanan. Yan po, ito po yung kay Biboy Enriquez rotation method. Okay. Sa alas 4:30 ng umaga ay limber in sparring pit. Bakit alas 4:30? Okay. Kung nakikita ninyo o naano ninyo yung alas 4, tumitilaok na yung manok kahit wala po kayong orasan, eh alas 4 tumitilaok. So hindi po pwede na ilimber kagad natin yan, kakagigising lang. So sila 4:30 a.m. Ayan. Limber in sparring pit. So bakit nililimber nila sa sparring pit? Para yung manok hindi na manibago sa lugar na parang sabungan na rin na may ilaw. Alam mo kung bakit may ilaw mga kasabong? Para yung manok hindi manibago na may ilaw, kasi nga po ang dahilan po ng talo ng ating manok ay hindi po sanay sa ilaw. Ayan, isa po yan sa dahilan ng pagkatalo ng ating manok. Kaya nililimbir talaga nila sa parang sabungan, sa sparring pit. So pag alas 5 ng umaga, ayan, nililipat nila sa scratch box. For 30 minutes or 1 hour yan. So bakit nilalagay nila sa scratch box? Ano ba? Bakit doon nila nilalagay? Okay, ang scratch box po mga kasabong ay ito po yung kumakaskas yung manok, meaning leg exercise nila. Nilalagyan nila ng corn high yung manok, kumakaskas doon. So nagkakaroon siya ng tuning sa legs niya, leg exercise. Ayan. So pagdating naman ng alas 6 po ng umaga, nilalagay po nila sa flying pins. Ayan. Ano naman ang gamit ng flying pins? So ito po yung lumilipad po yung manok doon. So nagkakaroon po yan ng wing exercise. Ayan, yan po ang purpose ng flying pins. Alas 6 ng umaga, nilalagay na sa flying pins. So pagka alas 7 ng umaga, yan, feeding time nila yan. Doon yan sa flying pins nilalagay. Doon nila lang feeding yan. Binibigyan ng tubig, yan doon sa flying pins. So pagdating naman ng alas 8, galing ng flying pins, kukuhanin nila yan, ilagay sa tipi, sa cord. Ayan. Para doon, magro-roaming araw naman yan. Ayan. Ayan. Pagdating naman ng alas 11 ng umaga, galing din ng tipi, ilagay na naman nila sa flying pins. Para doon naman sa flying pins, yan, lilipad-lipad naman yan hanggang sa alas 12. Pagkadating ng alas 12, pinapakain nila yan ng mga supplement nila yan. Ayan, mga, yan, parang resting stall din yan eh. At pinapakain nila ng mga supplement niyan, alas 12. So pagka alas 2 mga kasabong, sa flying pins, balik naman sa tipi.
Ayan. Pagdating naman ng alas 3, lalagay na naman nila yan sa scratch box. Scratch box for 20 minutes. Tapos, pakuhanin nila, bibitaw nila yan. So, pag nagbitaw sila, sila si Bibo Enriquez, ay nire-record nila kung ito ba ay EBC ba ito. Kung super ba ito, lalagyan nila yan. Para malaman nila kung sino yung lumalaro talaga ng maganda. So, pag nagbitaw sila, 1 feet apart, or pag unang bitaw, 1 feet apart, pangalawang bitaw, 2 feet apart, tinitignan nila yan kung saan yung manok magaling lumaro sa kanyang distansya na pagbitaw. So, in-studiohan din nila na ni Biboy Enriquez po yan. So, nire-record nila kung ito ba ay gumigiri, o record nila kung ito ba ay super. So, yun ang pipiliin nila, yung super talaga lumaro sa araw-araw nila na ano. Tapos, yung tinitimbang nila pagkatapos. Ayan. So, pagkatapos yan, alas 4 po, ayan, feeding time naman yan. Pakain naman sila. So, balik naman sa flying pins yan. Eh, ganun yan. So, pag balik na sa feeding time, sa alas 4, sa flying pins, tubig, pakain, eh, ganun. Ganun ang rotation na ginagawa ni Biboy Enriquez. Sa madaling sabi, ito po ay ang rotation na gamit nila ay ang natural conditioning dahil hindi mo ginagalaw yung manok. Kasi po mga kasabong, natural lang siya na mag-i-exercise, hindi mo binabanat, so maganda. Ayan na po mga kasabong. So naibigay ko na po ang kay Biboy Enriquez rotation method. So, ayan, maraming salamat sa inyong panonood sa ating channel at sana po ay mag-subscribe kayo at kung may katanungan kayo, sasagutin natin yan. So, dito sa channel natin, lamang ang may idea at diskarte. Maraming salamat po.